Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaari magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng mga gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako si Earl, ang inyong pong campmaster, at ito ang Philippine Camper Stories. Tuloy po kayo sa isa na namang gabi ng Philippine Campfire Stories. Kamusta ka na? Sana ay napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. We are on the final week of our anniversary celebration at sana ay nabigyan kita ng tuwa sa mga daily episodes from the past weeks. If you are liking the episodes and you're feeling generous in giving tips, punta ka lang sa show notes ng episodes for our GCash and PayPal accounts for your tips. Kung gusto mo naman makita ang mga video content ng ating mga interviews ay pwede mong makita yan by being part of our Patreon. Final week na nga ng month-long celebration. Miyerkules Martes are all about true crime stories every Wednesday. At syempre, hindi makukumpleto ang series na ito kung wala ang mga G-Boys, ang mga OG Pinoy true crime podcasters, sina Glenn at Gideon ng Creepsilog Podcast. Huwag na natin patagalin pa. Hello Glenn, hello Gideon. Hello. Good evening. Hello, yeah. Campers. Maka-hype ka naman. Maka mag-expect naman siya. Pero totoo naman, doon lang tayo sa tata, sa truth lang tayo. Ayan. Kaya ako kayo, first and foremost, kumusta na po ba ang mga tinuguri ang ama ng Filipino? Pwede naman. Tapos nagtataka tuloy ako, true crime ba? Tayo din ba talaga yung nauna? True crime po tayo ngayon, true crime. Oo. Ayaw niyo ba? Sure nga. Diba? Hindi, parang wala din kaming idea. Kasi baka lang kasi meron, di ba, na iba. May ma-offend. Pero hindi rin kami kasi sure kung may nauna pa before us din. Para alam mo, sa Filipinos podcasting, kung meron, hindi sila sumikat. Ay, gano'n. Loka-loka. Kung meron na ang naungusan ng Creepsilog. Hindi, joke lang. But, of course, syempre, dun tayo sa... Talaga naman na hindi natin madedenay na ang power ng Creepsy Fam ay... Ang staying power din ng Creepsy Fam. Ever since, nandiyan talaga ang loyal supporters ng Creepsilog. Pero, bago tayo magsimula, baka naman pwedeng i-introduce nyo muna ang inyong mga sarili sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo, just in case. Okay, sige, so kids. Hello po, campers. Hello, welcome. Ay, nagwe-welcome. Eh, no? Ako po si Gideon, isa sa mga host ng Creepsilog. And, ayun, doon sa Creepsilog, nag-uusap kami lang about true crime and everything creepy, mga ganyan, mga conspiracy theories. Ganyan. Thank you. Hello, Gideon. Welcome. Welcome back. Ako naman po si Glenn. Hello, campers. And matagal na kaming friends ni Earl. Nung naabutan pa namin yung podcast niyang luma, yung 35 and up, na ayaw namin mag-guest. Iniiwasan namin maging guest. Pero pwede ngayon, na po ba kayo maging qualified, guest? Qualified. Legit 35 and up na kami. And thank you, Earl. Salamat sa pag-invite sa amin. Ayan. Para sa mga nakikinig ngayon sa episode na ito, Glenn and Gideon used to
Well, they guested sa show natin quite a few times na rin in the past. Today, we're gonna be talking about solely about Creepsilog because this is part of the anniversary celebration of the podcast, the third anniversary celebration of Philippine Camper Stories, wherein I will take in some guests and talk about true crime content. Tinatawag natin tong Miyerkules Muerte. So it's gonna be the fourth Wednesday of the celebration. Siyempre, kailangan natin pang final week ng ating celebration. Tada! Ang Creepsilog! Thank you. Yeah. We are glad to be part of your observance of Miyerkules Muerte. And happy anniversary! Happy anniversary sa Philippine Campfire. Staying powered in. Maraming salamat. So yung Miyerkules Muerte is we're talking about nga mga true crime content, no? And for the fourth Wednesday, parang mahal na araw. So fourth Wednesday, kaya kailangan ko sana yung, kasi ang Creepsilog ay talagang isa yan sa mga naging podcast, go-to podcast na mga taong mahilig sa true crime. I think hindi lang kayo nagpo-focus sa Philippine crimes, tama ba? Mm-hmm. All over the world yung natatopic. Ayan. Wow. Kung saan may krimen, nandun kayo. Bakit ganun? Baka kami yung malas. Ayan. So I have a few questions here para sa inyong dalawa. And let's start with the first one. Sinabi nyo dati na you created Creepsilog kasi you wanted to have a podcast na para yung pinapakinggan nyo before. After 4 years. 4 years na kayo, di ba? Tama ba? Turning four. Ano ba? Four-ish. Ano na ba ang mga nagbago sa program ng Creepsilog? I think marami-rami na. Kasi nung first few months or first year, syempre nangangapa pa kami. Hindi namin alam kung anong mag-stick na format, kung anong mag-work para sa amin, para sa schedule namin. Dami naming tinry. Dami naming mga sinubukan na niretire din namin kaagad. Mga side creeps and whatever. Pero, ayun, I'd say na kung ano may mga pinapakinggan namin before, parang medyo hindi na siguro masyado ganun ngayon yung format namin. And binalikan ko din yung mga pinapakinggan namin before. Even sila, nag-change na rin ng format. So, nagbabago rin talaga, like yung ano, yung My Favorite Murder, ganyan. Yung last podcast on the left, iba na nga tayong host. So, ayun, I think inevitable talaga na magkaroon ng pagbabago. So, depende sa ano, sa audience din kung anong magugustuhan nila. Okay. Ikaw ba, Gids? Nagbago would be one, ayun, nasabi mo ba yung hosts tayo? Kasi nung una hindi naman natin alam kung ano yung ginagawa natin. We created this thinking na wala namang makikinig, tayo-tayo lang naman. So correct. Nung syempre nung lumaki na, eh ayun, medyo nanibago din sila. Ito galing sa mga listeners din to. Sinabi nila na they miss how unhinged we were nung first season. Ayan. Parang kebs kami kung ano sabihin namin. And then ngayon, medyo reserved. You can say that. Filtered. Filtered. Mm. And nami-miss daw nila yon. So, ano, ayun. Ayun, ginawa namin. Pinapakinggan namin mga lumang episodes namin to see kung ano ba kami before. Para ma-check, di ba? Ma-balance out, di ba? Na, yes, medyo filtered siya, pero alam mo yun, nandun pa rin yung original na Creepsilog para mas magustuhan din nila. So with knowing that, medyo magluloosen up ba ang mga
host natin in the coming recording? Yeah. Most likely. Magsha-shell ba ng another layer para makita yung inner Glenn and inner Gideon? Kebs na ulit. Kebs na ulit. I think nga, parang nagagawa na rin naman. May mga nare-reveal kami na unintentional. Hindi namin dapat sinasabi. Nako, ayan. So dapat pala personal talaga. Personal stuff. Abangan talaga namin yung mga parang nostalgia na ma-feel namin dahil babalik na yung mga unfiltered episodes ninyo. Ayan, na-pressure siguro na yun. Anyway, my next question is, do you have, I don't think it's the right word, no? But my original question is, do you have a favorite murder? Pero let's say that, do you have a murder that parang a case na parang medyo outstanding sa inyo? Like, anything that you've covered in the past 4 years? Ako yung isa sa mga naging topic namin nung third season ata namin yun. Yung kay Christine Lee Silawan. Yun pa rin, lagi kong naalala yun. Kasi sobrang lala nung ginawa sa kanya. If you're not familiar, si Christine Lee Silawan, ano, parang teenager siya. Tapos nakita na lang yung katawan niya na wala ng mukha. As in, binalatan yung face niya. Yes. Kaya sobrang, tapos nung nakita ko yung pictures noon, parang kita mo yung bungo niya, exposed yung buto sa mukha niya, and hindi ko makalimutan talaga. So I'd say that's one of the murders na sobrang nag-stick sa akin. Kaya din nung ginawa namin yung episode, parang nag-iingat din ako noon kasi kakapangyari lang noon nung time na yun. Oh, so okay. Medyo fresh pa nung na-cover niyo yung medyo halos ano pa lang siya, a few years pa lang ganoon. Ikagaya ng ibang mga murders na ginagawa namin mga years ago na resolved na ganyan. Okay. Siya nung time na yun medyo fresh pa. So okay. Ikaw, Gideon, do you have a murder that's been outstanding in your mind? Ever since naman yung kay Jeffrey Dahmer, ayan, if you're not familiar, medyo sikat na siya, no? Recently, oh, din, dahil sa TV show ni sa Netflix yung Monster. So, and naging ano pa, inspiration pa ng isang murder na nangyari dito involving kids, di ba? So, yes. Ayun. Pero aside from Jeffrey Dahmer na isang cannibal na nangingidnap and yun, papatay ng mga lalaki. Siguro one would be yung sa ano, yung sa Bain family murder sa New Zealand. So anong nangyari naman dito? Only guy sa family, malaking pamilya sila, tapos supposedly namatay yung mga buong family members niya, tatay, nanay, mga kapatid niya. Tapos ang naiwan lang yung isang lalaki na anak din. Tapos ang sinasabi niya, somebody did it. Pero ang pinaniniwalaan ng mga tao, siya yung pumatay sa pamilya niya. Nagustuhan ko yun. Nakita ko lang siya sa YouTube and then sinubaybayan ko na yung kwento. Tapos ayun, marami lang kasi siyang layers din. Aside from murder family dynamics, meron ding may supernatural effect din. Parang involving faith. Ganon. May religious aspect na may satanism aspect. May mga ganon, cultish level. Kaya nagustuhan ko siya kasi aside from being, alam mo yun, cookie cutter murder story, may layer ng occult. Ay, okay. Ano, na-cover nyo yan sa podcast? Oo, na-cover na namin. Oh, so, Bain Family Murders. Bain Family Murders. Okay, murder, okay. Hindi ko siya maalala. Ang gitong part doon yung salamin niya, yun, kasi naiwan yung salamin. Kasi yung dugo na parang, nagsasalamin kasi siya, tapos nakita may dugo-dugo yung salamin niya, na parang, kung hindi, parang isa yun sa naging evidence. Proving. Yun yung naalala ko. Ayan. Kasi yung salamin, poster. By salamin, you mean eyeglasses? Okay. Nalakot na. Naku, yung mga may salamin. Mahilig ka pala sa mga ganyan.
yung mga may salamin, no? Yung Dahmer, tapos... Ay, oo nga, no? Tapos nga, malalaki pa yung ano... Pareho pa sila ng salamin ni Dahmer. Ine-emulate mo ba ang mga... Ay, nako. Hindi natin alam. Secret. Malalaman yeah, nyo na natin lang. Malalaman. Ma-expose na lang later. pag nahuli pag, na. Pag kinover na lang natin si Gideon, no? Ikaw na yung episode, kids. Joke lang. Pag yung ano kasi, alam mo yung totoo yung sinabi mo rin, Gids, no, na parang yung sa yung kay Dahmer, Jeffrey Dahmer, kasi na napunta siya sa mainstream media, tapos parang syempre yung mga taong hindi naman talaga true murder fans nung nakita sa Netflix, no, katulad ako ganyan na nakita ko siya, hindi ko siya napakinggan before, bigla kang ano, no, parang mapapraning ka na parang ako, like me, tumatakbo ko sa area namin dito, parang minsan pag madilim na parang natatakot na tintuloy ako, yeah. Baka mamaya may humampas na lang ng ulo ko ganyan, so may nagmamatsyag na pala sa'yo, no, habang tumatakbo ka, baka ma lovely bones ako, no, ganyan. Alam mo yung lovely bones, napalad na. Pero sana ma-survive mo para episode mo pa yan. Yun yung naisip content, na. Content din yun. Survive ako. Pwede ba? Ma-record to. Teka, punasan ko muna. Magre-record lang ako. Gawin mo siyang 10-part series. Ayun. Parang hindi magandang idea. Pero alam mo yung early should go out more. Okay, man, you should run more, mga ganun. Value. Ayan. Ayan po ang mga host ng episode. Ganyan sila mag-isip. Okay, my next question. How do the murder crimes from the Philippines differ from the rest of the world? Meron ba kayo nakikitang pattern? Meron ba kayo nakikitang element na parang wala sa mga cases na nakocover nyo from outside the Philippines? Meron mo ganun? I think, sa magpapareho kami ng answer na Gage. Sige, ka muna, Gage. Pero feeling ko pareho tayo ng... Pareho ba tayo? Kasi yung enduring question na bakit walang serial killer sa killer. Philippines. One difference nga yun kasi, or hindi natin alam na mayroon pala. Yung ganyan. Ayun. Kasi mostly ng mga nako-cover namin, yung kunyari sa US, may serial killers, yung mga motive nila, minsan sexual, minsan meron lang din talagang insatiable hunger for pagpatay, for blood, bloodlust lang, ganyan, thrill for killing. Tapos pagdating sa atin, parang wala. Parang very practical in a sense kung bakit tayo pumapatay, either gusto natin ng pera, may tayong kukunin sa kanya for our own gain. Minsan passion kasi 'di ba, madalas na ayun, mag-asawa, may cheating involved, may ganyan, related to passion. So wala tayo much nung dahil merong lang psycho na gustong pumatay. Very so, one off 'yun yung sinasabi mo, hindi hindi siya series of serial. Yeah. Or yung police force natin ay hindi ganun ka efficient to check, to note na ay ito palang mga killings na to, related pala sila, isang tao lang pala to. Tama ba? Yun din ba yung magkakopyahin mo lang yung sagot ni Gideon kasi maganda exactly yung okay na yung sagot ni Gideon. Magdaka lang tama yung ano yung to piggyback just to echo kasi yung crimes of passion, yun nga din napapansin namin kasi every time may na-cover kaming mga Pinoy murders, yun yung ano, yun yung kadalasan na dahilan, yun nga yung pagnanakaw or yung crimes of passion, which is kung crime of passion siya, parang paano ka nga naman magiging serial killer, ilang beses ka na in love te tapos pinatay mo lahat, so parang kadalasan nga one off, tapos ang hirap pa mag-dispose ng bangkay dito sa atin, parang lalabas pa palang ng gate nakita na nung kapitbahay. So parang paano ka magpamag-yung serial killer na chismis ka na. Tama, so, yung mga Marites. Yung Marites culture natin is somehow also very handy. Yeah. Has its pros and cons, di ba? Kadalasan pa nung mga, yung mga stories pa natin kapag
lalo yung mga kinuha ko lang sa mga headlines, yung mga Pinoy headlines that shook the nation, mga ganyan-ganyan na mga episodes namin. Kadalasan, nare-resolve siya kasi may kapitbahay na nakialam. May kapitbahay na nakita niya, naglalakad, may dugo. Parang ganun, tumawag na ng barangay. Or narinig, may sumisigaw somewhere. Nag-respond na kaagad. So, pasalamat talaga sa mga omnipresent and omnipotent. Do you think na that particular part of our culture now is an offshoot of the bayanihan thing that we used to have? Hindi namin iniisip yun, pero now that you brought it. Galing mo. Pwede. Galing talaga natin. Ayun, pwede nang ano yan. Pwede nang reels natin yan. Example niyan yung kay Christine Lee Silawan. Passion ba yun? Considered as passion, no? Oo, kasi textmate ata niya yung... And then, yung... kunyari, kay Nida Blanca, dahil sa pera, sa will, yung mga ganong angle, di ba? Or yung sa maguwad siblings, consider parang passion din, kasi nga parang may selosang... Selosang among the siblings and yung adopted. Ayun. Tama, very practical nga yung mga reasons. Tigil muna sa kwentuhan. Magbabalik ang Philippine Camper Stories after these reminders. Sa pagbabalik ng Philippine Camper Stories, now that we've talked about that, di ba? Parang nagkaroon yung, is it Prime Video ba yung nagkaroon? Oh, I Want TFC, yung nagkaroon ng series na merong Katleya Killer. Ayan. Ayan. Hindi ko kasi napanood yun. Parang, do you think that's realistic sa ano natin? Sa ating culture, sa ating panahon ngayon? Realistic siguro dahil... Police. Katleya Killer. May means. Pero dun sa... May access siya sa mga tools na pwede niyang gamitin sa pagpatay. Okay. Pero yung sa kanya... Ano bang... Ingat ka gid yun, ha? Sa mga... Hindi ko lang sure yung ano dun sa... Kasi yung sa Katleya Killer yata, since serial killer siya, andun yung... Alam mo yung American motive na parang gusto niya kasing pumatay. Parang ganun. I'm not sure lang kung meron din tayo dun sa Katleya Killer. Hindi naman po na, sa hinahamon namin ng mga listeners na gumawa kayo ng mga kung ano-ano para lang mapatunayan yung magiging mga host ngayon. No? So, ano lang po. Ito po ay pag-discussionan lamang. So, The views and opinions of Gideon. Grabe ako lang pala, of Gideon. Feeling ko ang medyo unrealistic part dun sa series na yun is yung nag-iiwan kasi siya ng flower every time may papatayin siya. Feeling ko sa atin parang wala na akong time magagaganyan. Mahuhuli na ako ng punta pa ako ng gangwa, matatraffic pa ako, mamamatay na yung mga flowers. Yung gano'n. Praktikalan lang tayo dito sa atin. Tama. Unless santan. Santan killer. Ayan, pwede mong kakasin. Ang basic ng santan. Alright, sige. My next question, which crime case have you had a hard time discussing about? I remember from the last visit you had here sa campsite, no, na parang sinabi niyo na, sinabi ni, I think si Glenn yung nagsabi na parang very heavy to discuss yung kay, yung sa Japanese teenager. Junko Furuta. Junko Furuta. Ayun, I think that was your answer. Is that still the same answer? Kasi na-feature niyo na yan eh. Finally, parang after a few years of tiptoeing around that case, you finally did that case, I think a year or 2 years ago. Kumusta? Meron bang case na parang medyo ilag pa rin tayo? Ako di naman ilag, pero last
parang last week yata or 2 weeks ago, may ang naging episode ko yung sa mga katulong, mga kasambahay na minaltrato ng mga amo nila. Tapos medyo nag-ingat ako doon kasi mga yung mga pamilya nila, parang syempre nandito pa sila, present pa sila, yung may taga QC pa, taga Visayas Avenue lang, in Mindanao Ava ko, yung mga ganun. Tapos syempre yung mga inakusa dun sa mga parents nila na gumawa ng mga pagmamaltrato, ganyan. So kailangan sinasabi lagi alleged or accused o mga ganyan, kasi parang hindi tayo lagi sure what happened behind closed doors. Tapos isang case pa dun, tatlo kasi yun sa episode na yun, yung last case ongoing pa. Ongoing. Tapos yung witness pa dun, parang tinry siyang itumba. Patayin, oo. Although hindi tayo sure kung kung related. Tapos nag-resign yung lawyer yung victim. So parang medyo all the signs were there. Na, pero still, you took the case, ha? Tapang, ha? At din nag-ano lang talaga kami. Nag-ingat lang din kami sa mga pinagsasabi namin. Dasal lang talaga. Dasal lang talaga. Paano yung pag lumalabas ka sa mall? Ano bang ano? Feeling ko hindi rin naman nila maririnig. Ay, ikaw ba, Gids? Mahirap. Sa akin, ayun, safe naman kung Pilipinas na case. Hindi yun yung naisip ko. Ang naisip ko yung ano, yung toolbox killer ito sa Amerika to, na nangyari. Mahirap siya kasi andun yung mga ginawa nila do sa mga victims nila na alam mong parang napaka-inhumane. So, alam, may sexual abuse na nangyayari, and then dalawa kasi sila habang nagda-drive yung isa sa van niya. Ginagawa niya ng masama yung victim nila doon sa likod. Tapos alam mo yung tino-torture, yung ganun, yung parang while sadist, on the road. While on the road, may ganung level na, and may ire-record pa nila. So parang mahirap siya sa akin kasi sa sobrang gruesome nung nangyari. Nung mga, alam mo yung ipicturean nila, parang they made fun of their victims pa, 'di ba? Ganun na nga yung ginawa nila, tapos anong tawag doon? Hinihumiliate pa nila. Ayan. Yes. Ay. Paano yan? Paano pa? Pagka ano? With those kind of topics. Kasi I know very comedic kayo mag-approach. Very comical. You took it... you're taking things in a lighter manner. Katulad nga ng sinasabi nyo in a twisted Pinoy humor, no? How do you cope with the episodes? Kasi these are not jokes. These are real things na nangyari sa isang tao. And how do you, ano doon, decompress ba pagkatapos? I think, ano, yung sinabi mong going about it in a light way, parang yun na rin yung paghihimay namin doon na nagiging decompression na din. Kasi the more you, tawag nito, the more you deconstruct something, mas naiintindihan mo siya and na-demystify. So parang hindi na siya ganun nakakatakot. And I think laughing about it is a very normal na ano, na response. Kasi parang when you make fun of something as serious as yung mga ganung mga krimen, although you're not making fun of the victims, mostly yung pinagtatawa na namin yung mga syunga-syungang kriminal, yung mga ganyan, or yung pinagkakamali sila. Kapag ka nagagawa mo siyang mas light, mas napaprocess mo siya in a way na mas na-humanize yung mga killers more than yung parang yung iba kasi sobrang halos i-idolize na yung mga serial killers, diba? So we bring them down to a level na mas napagtatawanan namin sila. So parang yun na rin yung ano namin, yung coping na decompression nga. I think. Alright. We have to remind ourselves na hindi lang to basta story or para i-podcast as content. People died, di ba? Tapos, andito pa yung family nila grieving do sa pagkamatay ng mga family members nila. And ayun, we have to remind ourselves na ganun yun. Hindi siya basta para makwento lang.
Kaya minsan din na rin kami naglalagay, nagka-flash ng mga pictures ng mga victims, lalo kapag kasobrang ano ba yung or iba blur natin kasi naalala ko yung kay Robert Bekowitz, tama ba yung sinabi ko yun, although finlash natin, alam mo yung ano lang, kunyari face lang, hindi kita yung body, mga ganun, or blurred siya. So sinasabi na lang namin, kayo na lang mag-search kung wala gusto niyo talagang makikita. Okay, alright. Meron ba kayong instance na parang may nag-reach out dun sa mga families ng mga napag-usapan nyo? Meron bang? Wala pa naman. Alam mo, wala. Pero meron akong nakita. Hindi ko pa ata nabanggit sa'yo ito, Gids. May nakilala ako sa isang FB group. Apo siya, apo sa tuhod ni tao? Gimo? Tinyente Gimo. Ah, Tinyente Gimo. Ay! Oo. Nabanggit ko ba yun? Tapos yeah, parang may mga dinidispute siya dun sa mga lumabas na story about dun sa lolo niya. Parang hindi naman ganyan talaga, hindi ganyan. So, nga lang, hindi ko na siya nabalikan. Sabi ko sana, pwede bang ano, interview niya? Oo, kasi sobrang ano sobrang well-known nung story na yun, di ba? Naging inspiration for... First episode ko ngayon. Di ba? Oo. So, nung nag-comment siya sa isang Facebook group, na nakita ko na apo daw siya. Ako yung nag-reach out sa kanya. Tapos sabi ko, ano, pwede ka bang ganyan? So willing naman siya, kasi hindi ko na siya nabalikan. So, ay, yung pala, balikan mo. I-search mo ulit yan. Ayan, sana madidemystify na natin si Tinyente Gimo, no? Ayan, so susundan natin yan sa Creepsilog. Sa mga susunod na episode, hahanapin natin yan. Hahanapin ni Glenn. Gusto mo ba, Earl? Gusto mo ba siya interview since pilot episode mo si Tinyente Gimo? pwedeng Creepsilog tapos part 2 sa Philippine Cameras. Ayan, so sige. Alam mo, meron din ako narinig tungkol dyan sa kay Tinyente Gimo, pero sabihin ko sa inyo off-air. Sige. Ayun, kasi baka ano, baka ma-offend yung family niya. My next question is, how do you feel in knowing that there is a following in this genre? That there are people who enjoys listening sa mga graphic descriptions about crimes? Hindi mo kayo masyadong graphic eh, parang slight? There are cases na, ayun. Mm-hmm. Pero how do you feel na parang merong someone out there could be listening to your podcast and, you know, taking cues on how to be a perfect murderer. Killer. Siyempre nakakatakot. Baka kami ituro later, di ba? Natutunan ko po ito sa Creepsilog podcast ni Glenn. Sabi, may tips and tricks po doon. May tips and tricks. Kasi di ba, nahuhuli sila dahil ginawa nila to. So parang sasabihin natin, nila. So, dapat wag tayong ganito. If ever magdi-dispose tayo ng body, ganito yung gawin. Ayan, how do you feel about that? There's a possibility na may mga parang ganyan. Nakakatch naman namin yung mga sarili namin minsan kapag ganun. So, kinokorrect din namin kagad. Pero yung enjoy, I think people, yung pagsaya mo kasi enjoy, di ba? Either nag-e-enjoy ka for your own self or nag-e-enjoy ka na dun sa torture, yung parang ganun, sa killing, which is parang wala pa naman kaming ganun na encounter. May mga nag-e-enjoy, pero yung siguro more of they enjoy the safety that they're in. Na-appreciate nila na safe sila kasi yung mga nangyari dun sa mga episodes hindi mangyayari sa kanila. Mm-hmm. Like when you watch a horror movie. Yung thrill nandun kasi pagkatapos ng movie, you're back to your own safety. Parang gano'n. Uh-huh. Mm-hmm. So I think sa extent ng enjoyment, parang sana ganun lang. Hindi yung looking forward for sa mga tips and tricks. Tips and tricks. Eh, other side of the coin naman yan is that alam nila kung paano mag-ingat, di ba, para maiwasan na hindi maging susunod na biktima at ma-feature sa mga podcast. Sana ma-feature sila na parang kapag kuno, ay, wag naman pala. Ayaw pa survivor. 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 Survivor po ako dahil kay Glenn at Gideon. Ay, yung Creepsilog podcast. Diba? Yes, clout.
Interview content. Interview 10 episodes agad. Hindi, wag. So, wala naman sana. Ayan, sana manatiling safe ang mga listeners natin. Biro lang po yun. Baka po kasi may joke, mga mo-offer. Joke lang. Ay, oo, isa pa yan. Na kailangan i-remind namin sila na ay mali, mali pumatay, hindi masayang makulong, lalo na sa Pilipinas. Nakita nyo na ba? Parang yun na lang yun natin eh, no? Nakita nyo na ba state ng mga kulungan sa Pilipinas? Ay, hindi, hindi po ito parang yung sa Korea, na ba? Parang nagbakasyon sa isang maliit na hotel. Diba? Ayan. We always remind them na masama, masama pumatay. We masama do not condone. Tama. At saka yung mga binibigay nyo naman is, yung mga episodes nyo naman is, readily available na information. Kumbaga, yeah, hindi naman eksklusibong kayo lang nakakaalam or So, parang it's out there. It's just you channeled that into your platform. So, parang kung meron mang someone na who would use that information sa maling paraan is because sila na yun, di ba? True. Ayan. My next question is, actually, this is my last question for you guys. What can we look forward sa future ng Creepsilog? Lalo na at alam natin na ilang taon na rin namang umeere ang Creepsilog. Makakaano ba tayo? Daisy Shete levels po ba? Season 20. Ay, actually, nag-season 20 ka. Kung tinuloy namin yung seasons before, now is our 20th season. Oh, tingnan mo. Ay, natin ka 20 episodes. So. Kamaran ka na, busy siya. Looking forward to, I think, tuloy lang. Nag-enjoy naman kami. Nag-enjoy pa rin naman yung mga listeners. Pag nagbe-break kami, may nagagalit, may naghahanap. So, we feel na marami pa rin nag-enjoy sa... we got messages from time to time saying na sobrang kasama daw kami nila pagka nagda-drive sila or nag-work, yung gano'n. So, tuloy lang. I think, wala naman masyadong changes. Ikaw ba, may naisip ka ba, Gids? Siguro, activities, live recording, yung mga isa sa mga nilulook forward. We're not saying na baka mangyari with pressure, pero alam mo yun, it's parang something nice ever, to look diba? Forward to. Katulad na mga nanonood kayo ng sine kasama yung mga nag-invite kami, gusto nyo ba manood tayo nito, ayan, tapos kung sinong sumama, ayan, tara, let's go. Mga interactive hindi po ba kailangan po ba namin kayong bayaran para makasama namin kayo? Libre nga ni Gideon yung movie ticket niya. Yun naman pala ang perks ng mga gineing. Charot lang. Sana sa sa ibang lugar din, no? Hindi lang sa Manila. Baka naman sa susunod, no, may mga listeners ninyo na I will fly you out here going to Dubai. Manood lang po tayo. My passport is ready. Sana. Ayan. Maraming salamat po sa oras nyo, Sir Gideon, Sir Glenn, no, sa pagpapa-unlock sa interview na ito. Marami na naman akong napulot na magandang aral para sa episode na ito. Baka po meron kayong message to our listeners, to the campers, and to invite them to your podcast. Yes, available po ang Creepsilog na as a podcast, 'di ba? Sa Spotify at sa tama 'di ba? Sa Spotify lang. sa TikTok. Sa TikTok pala. Meron din kaming TikTok, ayan. And sa socials namin, we're Creepsilog everywhere. Po pala kayo sa TikTok na bali-bali. Minsan, alam mo, yun din naman yung pagka-viral, di ba? Swertihan lang din naman talaga. So, nakaswerte ng mga ilang TikToks. So, That's good. Ayan. Creepsilog Mondays and Thursdays sa Spotify.
give us a try. And thank you so much, Camp Master Earl, kasi binigyan mo na naman kami ng space sa yung ano podcast. May mga nag-tweet sa amin na ano, nasabi na nalaman ko kayo sa camp. Saan ko po kukunin yung referral fee? may ano ka, may free mug. If ever pala, mara-recommend ko, kunyari, di ba sobrang dami ng episodes, 398. So if ever makikinig kayo, you'll try one episode ng Cripsilog, I suggest, hindi ko alam yung number, pero ang title ay The ABCs of Execution. Is that correct, Glenn? Episode mo yun eh. Bakit mo nire-recommend yun? Episode 308, The ABCs of Horrific Execution Methods. Ayan. Nire-recommend ko siya kasi it's like, ano siya yung ano, quintessential Cripsilog episode. Wow, quintessential. Alam mo yung may gruesome factor pero sobrang fun and it's on video. So, ayan. Pakinggan natin yan, The ABCs of Horrific Execution Method M. 308, episode 308. Episode 308, ayan. So, ayan. Maraming salamat, Glenn, Gideon, para sa oras nyo ulit ngayong gabi at sa pagiging part ng Miyerkules Muertes ng ating anniversary celebration dito sa Philippine Camper Stories. Thank you so much. Thank you, Camp Master Earl. Thank you, campers. Bye. Nice. Bye. Listening to true crime podcasts can be very entertaining, lalo na pag pinagsama-sama ang mga topics involving mystery, drama, and the primal fear of death, all directly into your ears. If you want to check out Cripsilog Podcast, you may check the episode's show notes on where to catch them. The video version of our episode is also available in Patreon para sa mga naghahanap ng extra content. For just $3 a month, you can join the Patreon and watch the video episode. Thank you, Glenn. Thank you, Gideon, for gracing these episodes. It's always a pleasure having you here. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nagsashare kami ng mga kasama nating campers ng kani-kanilang mga thoughts about the episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo naman supportahan ang show by giving monetary tips, you can do that by joining our Patreon and Ko-fi. Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Pumunta ka lang sa Spotify and click on the description of the episode at makikita mo lahat ng link na kailangan mo. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita na lang tayo sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang Philippine Campfire Stories. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.